nasa bundok kami noon sa lugar ng mga katutubong ata matigsalog nang makita ko ang isang matanda na dahan-dahan siyang naglalakad dahil sa bigat ng kanyang dala sa likod. Sinundan namin siya ng tingin kung saan siya magtutungo. Pauwi na ang matanda sa kanilang bahay. At dito napag-alaman namin ang buhay ng dalawang mag-asawang nakatira sa bahay na ito. At dito bumungad sa amin ang sira-sira na nilang bahay. Nakakaawa ang dalawang matanda. Bumuhos pa ang malakas na ulan na lalong magpapahirap sa sitwasyon ng dalawang matanda. Mababasa sila sa loob ng kanilang bahay. Wala na kasing maayos na bubong at tinding ang kanilang bahay. Abala ang dalawang matanda sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Tinatakpan nila ito ng mga sako upang hindi ito mabasa. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Ken, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Nagbalik kami dito sa buntok na to. Pinaroroonan po Nanay Sanikay. So kaya po kami nandito ngayon para po sa isang surprise po para sa kanila. Tara po. Siyempre kasama natin si Kuya Noy, Tori Simpson, at saka po yung si Kuya Eli nandiyan po. So tara. Bahay ni Lola Sanikay. Kumain na po ba kayo? Dala dito, Nay. Isda. At tinola. Nakain po ba kayo nun? Tinola, isda. Salamat kayo. Para po makapagluto kayo mga. Ipagluto namin kayo. Sige mamaya. Yung mga damit po nila. Nakatambak dito. Kadang, kwan ba? Opo. Kadang, hapon na. Hapon ng tabunan na. Tulo man. Ah, tumulo? Oo. Kasi ang lakas po na ulang kahapon. Sige lang, kami tabo lang trapal. Okay. Para hindi mabasa. Para hindi mabasa.
At tinabunan lang daw po nila ng trapal para hindi mabasa. Kasi paano po yung pagtulog nyo pala dito? Eh kahapon na nakasama. Magduyan ko dire, yung siya dito na paspikas tulog. Ako na dire, magduyan ko. Magduyan ko dito? Duyan ko kailangan eh. Sa duyan, nasa ako na lamang natulog si tatay kagabi habang si nanay naman ay sa kapitbahay upang hindi sila mabasa ng malakas na ulan. No, yung bahay talaga nila, butas. Butas na butas yung pubo. Kaya pag umulan, basa kayo ano? Basa. Pati yung mga damit na po dito. Dinik na. Ay ka ba? Alin ka? Kaya kami nagbalik dito tay, nay. Dahil may surprise kami sa inyo. Okay? Di ba nangako po ako na bibilang ko kayo ng yero. Okay, nandyan na po yung yero natin. Seed? Oo, pakuha nga yung yero. May yero tayo na binili po para sa inyo para mabububungan na natin to. Okay. Salamat po sa inyong pagtabang sa mga sa pubrik. Maraming salamat daw po sir sa pagtulong. Nakahila ko sa una. Gumikan, kamo pa yung nakahatag ang hinabang sa mga. Umiyak daw po sila sir dahil kayo po daw po ang kauna-unahang tumulong sa kanila. Okay, dahil wala pa pong ibang tumulong sa inyo kundi kami lang na ganito. Oh. Kamu pag yun nakaari diri sa ko. Nakatabang mo sa mo. Patulong po. Okay, problema kayo. Sa kinaon lang namo kamuti Karlan Balanghoy. Pero nai mo hatag sa mo ako mga anak ay pilarago na sa kilo kaluhan na mulungan mawa na maurot na urot na urot na po kay ihatag raman binibigyan daw sila isang kilo isang araw po maubos na nila po daw mga lutmig kar lang say balijaan po na mo kanya na mo 50 piso sa puyalin may palit na mong bungas ako may bungas. Yung gabi po sir, nag-harvest, tapos pag maibinta nila 50 pesos, yun yung ibibili na naman nila ng bigas po. Okay, kasi matatanda na kayo at hindi nyo na po para kaya pong gaano magtrabaho. Hindi ko kasabot at tagalo. Idara na daw mo. Idara na. Sintay-uno ako, Sintay-Tricia. Sintay-uno pa ko. Okay, so yan, may binili po kami dito na Yero na sin. O, yung sin po. Ibig sabihin nun yero. Okay. Aside po doon, ano yung hiling nyo dito sa bahay nyo, Nay? Unsay gusto ninyong pangandoy? Wish ninyo aning balay? Pangandoy ninyo? Ang gusto nyo tanako, kung nagawid may yung tabang, o di, pangandoy ko itang balay po. So, kung meron daw kung tutulong, Sir Paul, pangarap din nila na magkaroon ng okay-okay na bahay. Okay. So, aside po dun sa yero na tulong namin sa inyo, gagawin na po namin yung bahay ninyo. Good. Gawin po. Diba? Salamat din kayo, sir. Sir. Tamo. Salamat din kayo. Opo. Po. Salamat tayo. Opo. Gagawin po namin yung bahay nyo, Nay. Lalagyan namin ng dingding. Yero. Ayusin po namin. Lipay ka tayo, lipay ka. Murang sakos langit siguro. Pasalamat ako sa Ginoo. Sige. Kamu na din sa ko ah. Opo, yan. Lahat po ayusin namin. Pati po lagay niyo ng damit. Bibilan po namin kayo ng maayos na lagay ng damit. Tapos, lagyan natin ng maayos na dingding. Yero, para hindi na po ganyan. No? Butangan daw o bumbong. Yero, niya butanganan o sanina ninyo. Para maplastar. Salamat. No po? Okay, bukas pupunta yung panday namin. Gagawin na natin 'to. Ugma daw, muanhi amo ang panday, himuon na ni ang inyong balay. Salamat gyud kayo, sir. Salamat gyud kayo sa Ginoo. Nakatabang mo sa mo. Masaya ka ba, Nay? Lipay ka, Nay? Oo.
Masaya po kayo. Nalipay po to. Di lang ko tingog at tingog sa akong kalipay na maunang na buhat niyo sa mga. Hindi daw siya. Kahilag niyo. Mayat si Tato. Kahilag niyo po sa inyo. Pamaagi, sir. Lantawin mo sa ko ang kahimpang. Umiyak daw siya, sir, dahil sa sitwasyon, sa tuwa na natulungan po daw. Muna, sir, muhilak. Nagkuan lang ko nga. Muna, ihilom lang na ko ang kalipay na ko sa inyo pa. Sa kanya naman, sir, tinitimpi daw po niya. Tahimik lang po daw siya, pero nagpapasalamat po daw talaga siya, sir. Ginoo. Salamat ni Ginoo. Napagin ang katlantaw sa mo ang kamus. Kamu ang tagas Ginoo sa power sa mo. Sa mga pobre. Muna ba? Meron po raw nakatingin or nakapansin sa kanila, sir, na tumulong sa pamamagitan po ng inyong programa, sir. Ayan, okay. Sa mga mahihirap na tulungan po daw, sir. At syempre, ito po ay hindi rin namin magagawa kung hindi po dahil sa mga sponsor po namin. Okay, pasasalamatan ko lang po itong sponsor natin. Ang mga nitabang po tayo. Mga tumulong po, no? Ang dami po nila. Okay, magpapasalamat lang po tayo kay Ma'am Jocelyn Arellano. Nagbigay po siya ng 5,000. April Ponte, 5,000 pesos. Tita Bergie ng Toronto, Canada, 8,000 pesos. Erica Ihiri, 1,000 pesos. Dolly Clodobe Leniso, 1,000 pesos. Shivigins MLBYBS, 1,000 pesos. Daniel Aurelio Severano Calo Braga, 1,000 pesos. Marco David, 5,000 pesos. Chris Bornasal, 1,800. Tita Roan, 2,557. So, ito po ay may total ng 32,357. So, malaking amount na ito para po sa pagpapaayos ng kanilang bahay. So, marami pong salamat. Yun po yung gagawin natin sa donasyon ninyo. At bumili na po kami ng yero kanina. Ayan, inuna na po muna namin yung yero. So, bukas po ang bibili naman namin dahil sa kalinan po, i-reserve pa yung kasi anong tawag doon? Amakan po. Amakan, kasi nasa bundok sila. So, yung amakan yung ididing-ding natin para mas matibay kasi siya compare sa ano? Sa plywood. Sa plywood. Kasi yung pag nabasa, lalo siyang na ano, diba? Opo, malulobo. Malulobo. Yung kasing amakan, maganda yun para sa mga kubo talaga. Mas maayos yung gawin na yun. No, parang ganito. Ito, ano ba to? Kawayan din po yan, sir. Pero parang balat ng kahoy. Balat ng kahoy ito. Balat ng kahoy. Matibay yan. Oh, yes. O kaya lang, may mga siwang. Mapapasukan pa rin sila ng tubig. Himuon doon na inyong balay. Plaster ugma, sabi ni Sir Paul. Salamat. Masaya po ba kayo? Lipay ba daw mo? Lipay kayo. Na kayong kalipay. Okay. Kaya again, kalipay pa ko niyan. Pasalamat pag ako. Masaya po daw siya, sir. Mas masaya pa. Okay. Kaya kami po ay taos puso nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga sponsor na tumulong po para sa amin. Okay. Kahapon po, okay na yung pagkain ninyo hanggang kanina. Oh, may bigas na kayo, no? Oh, may mga groceries pa. Okay. So, bugas na pinabilin. Itong imong meron pa po daw. At sa pagkakataong ito ay ipinagluto namin sila ng tinolang isda. Bihirang-bihira daw sila makakain ng ganito. Matagal na panahon na palaging gabi o kaya naman balinghoy ang kanilang pagkain. Ayan. So yan, pagluto po natin sila ng ulam. Lagay na natin to, no? Sarap ang sudaan nila nanay. Makahigop na sila ng sabaw. Wow.
Lamig kayo. Lamig kayo. Lamig kayo. Lamig. O, tikman niyo tayo. O, tikman niyo tayo. Lamig. Masarap, oy. Lamig. Lamig kayo. O, lamig kayo. Sige, luto na to. Ah, mabulak lang, no? Kakain kayo tayo? Ha? Kakain kayo? Dukan ta kaon kamo kaon. Sabay daw po ang kakain. Sabay tayo kakain? O sige, so o sige tayo, kain tayo. Asa ang pinggan tay? Naa din. Pinggan daw mahi. Tanto ka natin si tatay. Asa natin to? Okay na, hugas na to. Sige tay, upo ka diyan tay. Okay. Upo na kayo. Sandukan ko kayo nito, tay. Kantin eh. Sige, matinula ka dyan. Antay. Kaya na po kayo. Kamu. Antay. Sige po, kakain po ako. Kakain tayo. Kain kayo. Taluhan natin si tatay. Kain ako. Kain ako tayo ng isda. Sige. Hindi muna ako magra-rice ngayon. Kasi diet po ako. Kain lang tayo ng isda. Lagyan ko na sabaw na yun. Sabaw ka na eh. Sabaw. Sarap ng gulay. Sarap tayo. Kanon. Diet. Gulay muna tayo mga kababayan. Hello. Gusto nyo? Kain po tayo, sarap. Harap po niyo yung tuko. Masayang-masaya ako ng mga pagkakataong iyon dahil nakasalo ko ang dalawang matanda. Sarap. Hindi na po ako muna nagra-rice.
Kaya ulam lang. Dadayet po kasi ako po ay nasa lahi ng mga ka-maintenance. Na-maintenance na po ba kayo? Iniinom na pang high blood? Wala. Na mo ginainom nga tambal na eh para sa high blood? Wala man. Wala kayong high blood? Naaman siguro. Taas ang dugo na. Ah! Taas ang dugo? Hmm. Ako, huwag masyado sa ano na eh ha. Hmm. Mga pampa-high blood ha. Hmm. Kasi ako bata pa po ako, may maintaining balance na ako eh. Sarap. Nairaos ko na yung tanghalian ko, Nay. Ganito lang po talaga yung kain ko. Ulam. Tapos, hindi muna ako nagra-rice. Alam nyo na, malapit na po tayo dun sa global warming. Kailangan po natin sumunod sa mga tagubili ng doktor. Huwag po tayong kakain ng sobra. Huwag po tayong kain ng madaming bigas, ng rice. Dahil nakaka-hiblad po yun. Taas ng sugar. Ang mahal pa naman ang bilihin ngayon. Tapos dadagdag ka pa. Ay. Sarap. Kanin ka pa, Tay? Tama na. Okay na? Okay na. Sabaw ka na eh, sabaw. Kang gulay tayo. Unandit. Pagkuunan ka na at mananam. Pinapakain siya. Pinapakain mo daw sila ng masasarap. Sabi po nila, pinapakain daw po natin sila ng masasarap. Anong gusto niyong ulam na ibukas? Anong gusto niyong sudaan? Ugma? Ugma kun ba? Gusto niyong sudaan? Kasi lang po na kinalan nung sudaan. Tinulang manok? Gusto niyo? Wala lang kung ingon nga kung una kay basi. Unsa lang, madalang. Hindi niya lang daw sabihin kung gusto niyang ganun, sir. Kung ano na lang natin. Miladang baka. Ay. Gusto niya yung karning baka, Nay? Hindi mo kaog baka ni. Hindi po. Ako kakaon, anak. Wala pa kakaon. Wala. Hindi pa daw siya nakakain ng baka. Mga karne, hindi sila nakakain. Hindi pa siya nakakain. Pero mukaon ka o karning baka, Nay? Kaong siguro basta naan yun. Oh, sige. Ay, makain din naman daw sila pag meron. Bukas, ipagluluto namin kayo ng nilagang baka. Okay. Pero konti lang kasi matatandaan natin. Makahigop lang sila ng sabaw ba nung masarap. Mananam, Nay? Mananam. Anong mananam? Mananam. Masarap. Mananam yan. May lahi ka pang mananam. Kapalo yan si Shimso na. Katuwi gara ang isakra. Asan tubig niya, Tay? Narabiri. Ito. Asa baso? Kapalo diya ka kamay. Yeah. So, ito yung wide. Okay, kung aman, akong papa. Diyan lang. Ay, food nga. Ibu kay kalau kayu jangan kalau kayu kan dan anda tak kaya kayu tak tubig patay ya mana si nanay na lang busog na si tatay busog na eh salamat yun. Tubig mo, Tay. Ay, Nay. Kasi sila po ay bihirang makakain ng mga ganito. So, possible lang nilang kainin mga kamuting kahoy, gabi, nilang matalbas ng kamote. Bihira sila makakain ng isda kasi wala naman silang pambili. Pero mga kambugas na may nalang nabilin po.
Mali na katilaw, may bugas, gumikan sa inyo ha. Makari mo din rin, ay bugas, nakatilaw. Yan, sabi, sabi ni tatay, nakatikim lang daw po sila ng bigas dahil po sa atin. Kung salamat po din. Alam nyo, yung bahay talaga nila, nung una naming nakita, sa harap, akala mo okay yung bahay nila, pero pag dito na, mabubungad sa'yo, itong mga trapal na to, butas-butas na yan, wala na. Tapos mayroon silang butas din dyan. Kaya kung halimbawa malakas talaga ang ulan, at dito sila matutulog, basa sila, si nanay sa kabila daw po natulog. Tapos si tatay, naglagay lang ng duyan dyan. No, naglagay lang siya ng duyan para hindi siya mabasa. Balen, nakakuha na yung pabilid. Bitan ako duyan. Nagduyan na lang. Oo, nagduyan na lang sila. So, sobrang, dahil sa sobrang hirap po ng buhay nila, eh, wala naman silang kakayanan. Kahit nga pambili ng trapal man lang or yero na maayos, hindi po nila yung kayang bilhin. Pero yung bahay po naman nila matibay kahit na bilog yung mga kahoy. So, ang gagawin na lang natin, tulad ng sinabi namin, aayusin po ito bukas. Yung amakan, no? Matibay yung tayo, no? Amakan. Amakan, gumayo yung inamakan. Maayo, okay. Tapos bibilan din po namin kayo ng mga gamit. Palitan po daw mga gamit nga. Tinutinutin. Oo, lagayan ng damit, na? Okay, yung itong kuryente ba yan, tay? Kung ano, bugto na po. Putol na po daw, sir. Ah, wala na. Wala na kayong kuryente. Nagkunik mang kulit do, kay battery rin to. Kunik battery, wala na. Kaya madilim po yung gabi nyo. O sige, bibigyan ko kayo ng solar. Okay. Okay. Salamat gid kayo, sir. Para mayroon, mayroon po kayong ano dito. Salamat gid kayo. Si Ginoo. Ang Ginoo may nag-ingon ani. Ano ba? Ang gumawa ng paraan ng mga opo, ayan. At kami po, ginamit kami ng Panginoon kasangkapan para makarating po kami dito sa inyo. No? Nakita ko kasi si nanay. Tapos, yung tubig nyo din dito, mahirap no? Ang layo ng iniikiban. Problema kasi dito ng sityo nila. Ano nga sityo to? Taluytoy po. Sityo Taluytoy ay yung source ng tubig nila. Although mayroon namang mga bundok dyan, siguro may source ng tubig. Pero malayo, pataas ka tayo sa kanila. Kaya lahat ng tao dito, doon sa baba, naglalaba, kumuha ng tubig. Malayo. Eh sila matatanda. Ang tayo, tubig nga as tubod, ya. Kaya, ano, eh sila matatanda na. Paano ang tubig nila? Okay. Kaundri o mga lami ng mga sudan, tay? Nalimang ka kung istorya bitaw nga. Kasi karla ka mong kinaon, gulay rapon. Tubihira lang po talaga sila makakain ng masarap, sir. Kadalasan, gabi. Gabi, o. Ano, mura ng ambang. Karo, makatilaw ng gimi. Kaya na naman din yung dala. Ngayon po daw, sir, makatikim na po daw sila ng... Wala pa mo ng anhi. Wala, di mo yung makatilaw. Kasi hindi sila naman nakakabili ng masasarap na pagkain. Isda. Ay, wala silang pambili. Opo. Kung hindi daw nadala nito, sir, Paul, hindi daw sila makatikim nito po ng isda. Sige po, konting tiis lang, nay, ha, tay. Ayusin natin itong bahay. Agwanta lang daw mo, tay. Agwanta lang, ha. At ayusin po natin yung bahay. Yung gugma sa mo, ha, pabuto na mo. Diba? Okay, inuna lang namin yung yero kasi dinaanan po namin doon. Pero bukas, haayusin na po natin ito. Okay, at kami po ay nagpapasalamat ulit sa lahat po ng ating sponsor. Thank you so much po sa inyong lahat sa pagtabang nyo sa
kay Nanay Sanikay at kay Lolo. Malaking tulong po ito sa kanila, lalo pa po at mga senior na sila. Katutubo rin po sila, mga ata matigsalog, na wala namang kakayanan po talaga. Yung mayroon silang mga anak, pero mahirap din po ang buhay katulad po nila. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po and God bless po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye. Tayo, bye-bye tayo. Bye-bye. Bye-bye.